Desidido si Pangulong Duterte na ipa-impeach sina Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno at Ombudsman Conchita Carpio Morales. Illegal daw ang pagkuha ng ombudsman sa sinasabing bank transaction record niya na basihan ng investigasyon tungkol sa di manoy tagong yaman ng Pangulo. Sasampahan din daw niya ulit ng impeachment complaint si Chief Justice Maria Lourdes Sereno dahil naman sa di manoy korupsyon. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph. Jessica, first time na sinabi ni Pangulong Duterte na siya mismo magpapa-impeach kay Ombudsman Conchita Carpio Morales at kay Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Isusunod na raw ni Pangulong Duterte ang impeachment complaint laban kay Ombudsman Conchita Carpio Morales kaugnay ng mga bank transaction record ng Pangulo na illegal daw na nakuha ng Ombudsman sa Anti-Money Laundering Council. Sinubukang ihain noon ng Volunteers Against Crime and Corruption of VACC na supporter ni Pangulong Duterte ang impeachment complaint laban kay Morales pero walang kongresista ang nag-endorse kaya hindi ito natuloy. That she was part of the conspiracy. Fabricated papers ni ito naman si Conchita, tawa ko sa kanya Conchita na she was part of remember na walang AMLAC clearance, so walang statement dapat dumabas kaysa may billion ako o piso lang galing dyan sa Central Bank. Sabi ni Duterte, sa AMLAC lamang nakuha ng ombudsman ang mga umunoy bank records. Pero dahil itinanggi ng AMLAC na may ibinigay silang report sa ombudsman, illegal daw na nakuha mga sinasabing bank transaction records. Ibig sabihin, hindi raw pwedeng gamiting ebidensya mga ito laban sa kanya. At ang lumabas doon, nagpindot pagbukas ng account ko, it binigay kay Trillanes si Abad. Who is the mistress of Nograles? Ani Trillanes, Nograles naman. Mistress yan siya ni Trillanes, yung Abad na yan. Some may think of your actions of filing cases against an impeachment complaint against the Supreme Court Chief Justice and the Ombudsman as attacking our checks and balances system in the government. How would you respond to that, sir? Sila yung nauna eh. I did not start this ruckus. Okay, sir. Wala, tahimik naman ako. Ang problema, nagpadamay sila kay Trillanes. It's Trillanes who will bring this government or this country down. Hindi malinaw kung sinong Abad ang tinutukoy ng Pangulo, pero ang dating executive director ng AMLAC ay si Julia Abad na nagbitiw na noong Enero. Itinanggi ni Duterte na aabot sa 2 bilyong piso ang suma total ng mga bank account niya tulad ng alegasyon ni Trillanes. My last entry dyan could be about 3 years ago. Yan, gireserba ko yan para sa kamatayan ko na. Pagi si Chief Justice Maria Lourdes Sereno na may impeachment complaint na sa Kamara, sasampahan daw ulit ng isa pa ayon sa Pangulo. Pinadugo mo yung gobyerno sa sa attorney's fees mo. Ito ang kauna-unahang beses na sinabi ng Pangulo na siya mismo ang magpapa-impeach kay Ombudsman Morales at Supreme Court Chief Justice Sereno. Itinanggi rin ng Pangulo na kilala niya ang isang Snooki Cruz na sabi ni Trillanes ay nagbenta sa Malacanang ng 10 milyong pisong halaga ng impormasyon ukol sa mga offshore bank accounts ng senador. Wala akong kilala kong si Snooki, yung artista pati yung sa comics. Maring itinanggi ni Senator Trillanes ang anay imbentong istorya ng Pangulo. Categorically deny itong panibagong imbentong istorya ni Mr. Duterte. Ang nakakalungkot lang dito ay may nadadamay ng mga inosenteng tao. No? Ang pagkakilala ko kay Attorney Julia Abad, yung ilang beses siya pumupunta rito as a resource person ng Anti-Money Laundering Council, lalong-lalo na doon sa investigasyon ni former Vice President Binay. So, yun yan. Samantala, nagpakita ng suporta ang Akbayan Party List kay Ombudsman Morales. Nagsagawa sila ng symbolic na pagbibigay ng People's Medal of Valor sa Ombudsman para kilalanin ng anilay patuloy niyang pagtupad sa tungkuling imbestigahan ang mga aligasyon ng korupsyon kahit patuloy raw ang pagbabanta ng Pangulo. Kung si President Duterte, kung sabi niya na he hates corruption, kailangan ay
hindi siya ma-threaten o hindi siya hostile sa ombudsman. Na ginagawa lang niya ang trabaho niya na kung may korupsyon o may abuso sa gobyerno, kailangan nilang panagutin. Jessica, wala pang pahayag itong si Ombudsman Morales tungkol sa bagong sinabi niya ni Pangulo. At dati naman niya sinabi na hindi niya papatulan yung hamon ng Pangulo na mag-resign. Samantalang ito namang si Chief Justice Sereno ay wala raw balak na maglabas ng tugon tungkol dito. Jessica. Mm-hmm. Joseph, ang wording ni Presidente ay ipapa-impeach niya. Strictly and legally speaking, can he do that? Can you enlighten us on the law? Can the president himself have an official impeached on his own? Personally, parang dapat niyang iutos yan kasi it will not look very good because ang ombudsman is a constitutionally protected commission, body. And then kung kaya pinag-usapan natin itong si Supreme Court Chief Justice, that's a co-equal branch of government. So what we may see are allies of the president filing charges against these two heads of government. No? Itong si Ombudsman Morales at si Supreme Court Chief Justice Sereno. Mm-hmm. Can you also give us an idea as to the mindset ng Pangulo sa kasalukuyan? Kasi napansin ko, parang lahat ng mga speeches niya the past couple of weeks, no? Puro si Sereno at si Morales ang binibira niya. Correct, Jessica. If I may allow this observation, or if you may allow me this observation, the past couple of months, mukhang ilan lamang yung mga topics that are preoccupying the president's mind. Primarily, itong kay Senator Chulianes, and attendant to that is yung mga tingin niya ay nag-conspire with Senator Chulianes to bring the government down. At dati, kung naririnig natin sa palasyo na the palace does not have any... Remember, nung final yung mga impeachment complaint dito kay Chief Justice Sereno, we asked the palace kung may kinalaman ba si Pangulong Duterte dyan, and they would say wala. But now, this is the president saying na siya mismo would have a hand in filing impeachment complaints versus these two individuals, si Ombudsman Morales and si Chief Justice Sereno. No? So yan yung unang admission itong si Pangulo. Kasi ang tinitingnan niya kanina, based on what he said kanina, ay mukhang nakikipagsabwata na itong si Ombudsman Morales with Senator Chulianes para magkaroon ng bala, kumbaga, doon sa mga kaso na may kaugnayan doon sa kanyang mga bank accounts, Jessica. Mm-hmm. Can you tell us also what is particularly riling the president? No? Kasi parang hindi man sumasagot lately si Sereno at si Morales, except na yung mabigat yung huling statement from the ombudsman, no? Na if the president has nothing to hide, he has nothing to fear. And we know for a fact, sabi ng kapatid ng presidente recently, no, na pagka babae daw ang challenge kay Pangulo, medyo lalo siyang nagagalit. But can you give us an idea, ano ba yung mga nagtitrigger dito sa tila patindi na pag-atake ni Presidente Duterte sa dalawa pa namang personalities ng ating judiciary, Joseph? You know, we had a question kanina, no, kay Presidente. Sabi natin, yung kanyang attacks versus Ombudsman, the Ombudsman's Office and the Supreme Court Chief Justice, hindi ba yan parang yung nakikita na parang pag-atake dun sa checks and balances ng sistema ng ating gobyerno? Ang sabi ng Presidente, and this will give you a clue as to why he is attacking this too. Sabi niya, hindi naman ako nagsimula ng ruckus na yan. No? Sila yung nagpasimuno niyan. So ang point ng Presidente is that this too, especially yung kay Ombudsman Morales, ay mukhang nakikipagsabwata na kay Senator Chulianes. Ang pinakapunot dulo niyan, as far as this case is concerned, Jessica, ay yung bank records niya na kinukulit nitong si Senador Chulianes. Kasi ang sinasabi ni Presidente, as far as he's concerned, that's an old issue kasi ginamit na yan ni Senator Chulianes in 2016 and binubuhay yan. And nabubuhay yan because there's an ongoing investigation by the ombudsman. So yun nga yung mga nakikita natin ng mga statements na merong hawak kuno yung AMLAC or merong hawak umano yung AMLAC at in-announce ito ng Deputy Ombudsman Melchor Carandang.
doon yun galing, no? Doon sa isang case na i-final nitong Senator Tellanes noong 2016. Ngayon, ang pinapunot dulo yung kay Senator Tellanes na pangungulit doon sa bank accounts. So sinasabi ni Presidente, tinanong natin siya kanina, namin siya kanina, will there be a time, kung ang issue naman dito talaga ay wealth, will there be a time na ipapakita mo mismo yung bank accounts? Ang sabi niya, at the right forum. Ang tingin ni Presidente, this is not the right time, this is being politicized to bring him down, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.